This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, the Ala Valley Landscape Development Alliance, the Province of Sultan Kudarat, and the Province of South Cotabato. Parang drum na ano, paikot-ikot na drum. Hindi naman namin alam kung ano ang post nun. Basta nagbaha lang. Kapatid ko sa nanay, tatay ko, pamangkin na dala ng baha. Diyan, no? Yan, ganun kalaki ang ano, tubi na bumaba. Sa first na baha yun. Halos dalawang dekada bago nanalasa ang Bagyong Sendong at Bagyong Pablo sa Mindanao, isang kalamidad ang nag-iwan ng malalim na sugat sa mga taga rito. September 6, 1995, gumuho ang lupang nagsisilbing pader ng Lake Maughan, isang lawa na matatagpuan sa bunganga ng Mount Parker. Mula sa taas ng Ala Valley Watershed, rumagasa ang tubig na kasing dami ng 12,000 Olympic-sized swimming pool. Binaha ang mga bayan sa Sultan Kudarat, South Cotabato, hanggang Maguindanao. Wala, hindi na makita. Natabunan na ng truso, putik. Maraming bahay kasi nakadikit-dikit man ang mga bahay dito noon. Yung parang palingki na dikit-dikit ba. Pagbaha, ano na ano lahat nadala. Sa barangay New Dumangas, Tiboli, South Cotabato, umabot sa 30 talampakan ang taas ng tubig na hinaluan ng lupa at naglalaki ang bato. Namatay ang halos buong pamilya ni Jean Palabriga. Yung mga anak kaya ito na, yung naiwan sa akin. Mga pinsan ko. Mas sa akin, pamilya na malapit sa akin, mga first cousin, mga 49. Yung sa overall, hindi ko alam kung ilan na. Nagulantang ang buong mundo sa trahedya. Matapos ang 3 araw, may 185 na katao raw ang nailistang namatay at 136 naman ang hindi natagpuan. Nilamon ng tubig ang lupa na kakasya sa katumbas na 2,800 Olympic-sized swimming pools. Kasama dito, ang daang-daang ektaryang sakahan at fish pond. Ang mga ilog ay lumapad at nag-iba-iba ng ruta. Nabago ang buhay ng mga taga Ala Valley. Natroma na kami dito. Pero kung gusto namin na bumalik, pwede rin kasi amin naman dyan. Pero ayaw na namin. Takot kasi hindi namin natin alam na agad-agad bumaha ulit. Hindi natin alam ang cause ng ano, ng tubig. That was the first time I saw that people pala are helpless pag parang rumisbak yung nature sa'yo. Nagmarka sa mga leader ng South Cotabato at Sultan Kudarat ang nangyari. Kailangan ng tuldukan ng pang-aabuso sa kalikasan. Kailangan na nilang tutukan ang Ala Valley Watershed. Ako po si Doc Eddie. Ating pag-aralan ang mga programang sumasagip sa buhay at pangkabuhayan sa Ala Valley. Isang galing po. Isang paraiso sa yaman at ganda, ang Ala Valley Watershed ay nasa pusod ng Mindanao. May 252,000 hektarya ang laki. Sakop nito ang halos kalahati ng South Cotabato at 1/3 ng Sultan Kudarat. Mahigit 650,000 ang populasyon dito. 80 hektarya ang kagubatan at 4 na river systems ang bumabagtas sa buong lambak. Ang Ala Valley ang pinagmumula ng tubig pang-irigasyon ng 2 probinsya.
Mas malaki ang landscape sa mas River malaki Basin. Po ang landscape. Kakabit ng bitukan ng mga taga South Cotabato at Sultan Kudarat, Puala Valley. Malaking bahagi kasi ng taniman ng dalawang probinsya ay nasa loob ng lambak. Ito raw ang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Roger Acosta, Program Manager ng Ablada. Yung mga corn, mga rice, no? And then makita nyo dito yung mga pineapple, banana, ganun. So, ito rin yung pinaka-basic source of livelihood or living ng mga tao. So, farming. Opo, rice granary po kasi ang bayan po ng Lambayong. Kaya 22,000 hectares po ang area po ng Lambayong na kung saan po ay halos po yan ay nataniman ng palay. Ang munisipyo ng Lambayong sa Sultan Kudarat ang pinakamababang bahagi ng Ala Valley. Itinuturing itong catch basin o tagasalo ng tubig mula sa kabundukan. Sabi ni Mayor Florante Alduma. Ilang porsyento doon ang tinamaan ng baha? Tutusin po, ay yung nasira po na area is around mga more than 6,000 hectares po. 6,000 din, malaki rin yun. At 6 din barangay din ang na, parang na-isolate dahil po ang Ala River nga dito na dumaan sa may kalagitnaan na. Yeah, hanggang ngayon po yung 6 na barangay na yan ay na-isolate po pa rin hanggang ngayon dahil wala po na kaming nagawa pang tulay na papunta sa kanila. Kung pupunta ka man doon, tatawid ka doon, sasakay lang po ng bangka. Kasi napakalakas po ang current ng tubig. Sa 224 na barangay na sakop ng Ala Valley Watershed, kalahati ang binabaha taon-taon. Sa barangay Tinumigues sa Lambayong, inaabot daw ng taon bago humupa ang baha. Ilang araw na baha ka? Matagal po. That was June 22, 2008 to December 2009. And luckily naman, on September 11, 2010, dumating na naman po ulit yung mas malakas pa na tubig ulit. Kasi taas din po nung pagdating niya na naman. So nandito rin? Opo. Then after that, continuous na po ang dating niya. Sa tagal ng pagbaha, lumambot ng husto ang lupa. Halos lahat ng bahay sa barangay, kinain na ng lupa at buhangin. Sabi ni Kapitana Winona Lim. Oo. Pero mga pinsan, pamangkin, ang 300 families po nagpaiwan. More or less, mga 300 plus families lang po ang nag-evacuate sa doon po sa poblasyon. Kami pong naiwan dito, inano na lang po namin to the safer grounds. I will stay with them. Kung makikita niyo po itong lugar na to, no? Sa kabila ng ilog, no? Dito dati ang poblasyon ng barangay. Ibig sabihin, nandiyan yung barangay. Nakita mo yan? Yan ang barangay hall. Barangay lumalapa din ang ilog sa Tinumigues na bahagi ng 100 kilometrong Ala River. Nawasak na ng ilog ang tulay, papuntang eskwelahan at palengke. Ang ibang purok sa barangay, hindi na mapuntahan. Maging ang mga gusali, hindi na rin pwedeng gamitin. And another, wala na rin mapagtamnang lupa ang mga residente rito. Sa 2 satellite image, kitang-kita ang inilapad ng ilog na bumabagta sa Ala Valley. Kinumpara ito mula 1989, 6 na taon bago ang lake maughan flooding, hanggang 2002. Higit 6 na taon din matapos ang pagbaha. Yan ang problema namin. Yung mga rice fields dyan na ano na talaga, nakain na ng river. Saklit-saklit na raw ang daanan ng mga ilog sa baba ng Ala Valley. Ang ilang dahilan ng lumalalang pagbaha, sa tuktok raw ng lambak makikita. Kasi dumadami yung settlement sa taas. And siyempre, yung survival support system na kakailangan nila. So, the resulted to extraction of the our natural resources. So, napaka-primary dito yung pamumutol ng kahoy at gagawing charcoal, no, gawing uling. And some engage in big scale yung pamumutol na ng yung mga century old na mga dipterocarp para gawing lumber, ipagbili, no, doon. Lake Cebu sa South Cotabato ay isa sa mga munisipyo na nasa kabundukan ng Ala Valley. Dito rin nagmumula ang tubig na umaagos pababa ng lambak. Kami yung headwater eh.
Kayo ang pinagkukunan ng tubig? Oo, kami nang nag-supply din ng tubig dito sa down, yung sa Alabale River. Okay. So kung sakali, nagalit sa akin yung ibang mayor. Ako daw nag-supply ng flash flood galing dito sa bundok. Aminado si Mayor Antonio Fungan. Natalamak ang pagkakaingin sa kanyang munisipyo noon. Yung iba, wala na lupa dito sa Patag. Nag-move sila doon sa Pukwed. Yung tinis eh, magkaingin. Oh. Yung talaga yung isang cause ng flash flood. Yun sa nagkaingin na sila, it is because lack of financial. Pati pagmimina, pinasok daw ng mga tao roon dati. Naging malaking problema ito, sabi ni Siegfried Flabiano, tagapamahala ng Provincial Environment Management Office ng South Cotabato, o PEMO. Dati hindi masyadong nare-regulate. So dati ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga pressurized water. Tinitipag nila yung bundok, so nagkakaroon tayo ng siltation. And then doon nila kinukuha yung ginto. It's causing siltation doon sa Ala River natin. And one major na issue is yung mga rice paddies doon sa baba. Because of siltation, hindi na nagiging productive. Ito ang nagiging dahilan ng mga pagbaha. Na taon-taon ay umaabot sa 5 milyong piso ang pinsala sa mga taniman. That is our barangay hall. Sa baba ng lambak, sa barangay Tinumigues, hindi raw nawala ng pag-asa si Kapitana na maayos ang kanilang sitwasyon. There's no hope. May nagsabi pa nguna, sabi niya, forever na yan, Madam Lim, ang tubig sa inyo. Sabi ko, no sir, hindi yan forever, alis din ito. We can find solutions for that. Isang alyansang magkakaisa sa pangangasiwa sa buong Ala Valley ang naging solusyon. Experience the thrilling ride atop the highest zipline in Southeast Asia. Explore the magnificence of the Seven Falls. Eat the savory dishes that will delight you like never before. South Cotabato, land of the dream weavers. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Ang bangungot na dulot ng Lake Maughan noong 1995 na ulit noong 2002. Umapaw ang tubig sa lawa dahil sa isang lindol. Nalunod muli ng flash floods ang buong Ala Valley. Mahigit 23,000 na pamilya ang naapektuhan ng dalawang kalamidad dahil sa baha mula sa lawa. Higit 500 million pesos ang halaga ng nasirang pananim at imprastruktura. Nag-meeting lahat yung mga nabahaan. And then we said, let's be together. Magkalabang kami sa mga politika. Siyempre, gobernador ng Sulta Conrad yung isa. Kami dito, mismo kami dito. Hindi rin kami magkaisang partido. But we decided to be together. And then we asked somebody from parang non-government organization to assist us. So he said, why don't you put up a parang bipartisan cooperation among local governments. Medyo ating samahan, medyo unique naman ito sa buong bansa, no? Taong 2003, nagsama-sama ang dalawang gobernador, siyam na mayor, limang regional director ng mga ahensya ng national government, dalawang sanggunian panlalawigan, at ilang miyembro ng civil society groups. Ipinanganak ang Ala Valley Landscape Development Alliance o AVLADA. Layunin ng AVLADA na proteksyonan at pangasiwaan ang buong Ala Valley mula sa kagubatan, taniman at mga ilog nito hanggang sa kabuhayan ng mga nakatira dito. Sa umpisa, nangaparaw sina Governor Daisy Fuentes ng South Cotabato at chairperson din ng AVLADA
kung ano ang dapat na unang hakbang ng alyansa. We do not know ang gagawin natin kasi in the first place, wala tayong mapa. Hindi natin alam saan ang nanggagaling ang tubig, bakit siya bumaha, saan siya dadaan. So what kind of intervention are we going to put in? So nag-umpisa kami doon sa mapping na talaga. Gamit ang remote sensing at geographic information system, kinuhana ng satellite images ang buong Ala Valley mula 2002 hanggang 2005. Bukod dito, may halos 1,000 aerial photos din ang kinuha para makita ang detalye ng buong lambak. Sa mapping na sinagawa, nakita ang mga nakakalbong bundok na uubos na forest cover at ang saklit-saklit ng mga ilog. Ang mga mapang ito ang naging basihan ng mga proyekto ng ABLADA. Out of 252,000 hectares, almost 28,000 na lang yung closed canopy forest. Ibig sabihin, ito na lang yung naiwan na merong may mga dipterocarp species pa. So, ibang areas, wala na. Kung meron man, isa, dalawang puno. Dipterocarp ang tawag sa matitigas na punong kahoy na karaniwang matatagpuan sa tuktok ng mga bundok. Ito ang bakan. Ito naman ang mga nara. At yan ang manggatsapoy, yan ang nabul. Mga halimbawa ng dipterocarp o matitigas sa kahoy na itinatanim sa kabundukan. Dahil kalbo na halos ang mga kabundukan ng Ala Valley, ipinatupad ng ABLADA ang Rainforestation and Upstream Resource Management o RURM. Usually kasi, if you have a healthy watershed o healthy forest cover, 60% ng ulan, yun yung nasistore. Then this provides doon sa mga streams, sa mga lakes, no, sa mga falls natin dito. Then 40, itulay yung bumababa. Pero ang problema, marami na ang nakatira sa mga lugar na kailangan taniman ng dipterocarp. Gusto man nating ibalik yung vegetative cover ng mga upstream natin, pero may mga tao na. And these people needs to survive, no? So, in-introduce na namin yung industrial tree crops na pwedeng itanim nila, they could still have an income, for example, yung coffee, rubber, and other, yung mga may mga timber products, no? And then, i-manage lang yung area na sa mga buffer, sa mga slope. Nakipag-usap ang ABLADA at ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa lupang pagtatamnan. Patitirahin sila dito sa kondisyong magtatanim at aalagaan ang mga puno para sa programa. For example, ako, meron akong 3 hectares na na-occupy. So, yung 1 hectare doon, ibibigay ko for the RURM project. Yun yung tataniman ng dipterocarp o yung mga indigenous species ng mga kahoy. Pero at least yung 2 hectares, still free kung anong gagawin niya. Dumadaan muna sa training ang mga residenteng pumirma sa Memorandum of Agreement. Mula sa ABLADA, pinagpapatuloy na ng mga munisipyo ang pangangasiwa ng programa sa kanilang lokalidad. Anong klaseng mga kahoy ang tinatanim niyo? Mga jimilina, yung mga kwan po, bahogani. Bahogani. At saka yung po mga kawayan. Yung puno po kasi na kawayan, malaki yan. Matibay po yan. Kung makita mo mga kawayan, hindi mo kailangan ng konkreto. At dito, tatlong hilera ng kawayan. At ganito ang ginagawa nila, no? Kawayan ang isa sa mga matitibay na sandata ng ABLADA laban sa mga pinong buhangin at lupa na mula sa bundok at nalalaglag sa ilog. Kaya naman gamit din nila ito pati sa pagsangga sa erosion o pagguho ng lupa sa paligid ng mga ilog o ang tinatawag na riparian zone. Yung bundok na ano yun, may erosion. Makikita mo talaga sa tabi ng Ala River yung mga gilid niya, mga gilid, marami talagang na-erode dyan na mga ano, na mga lupa at saka yung mga bundok. Kasi yung bamboo mabilis dumami, kahit putulin mo nang putulin, dumadami pa rin yung kawayan. So that's why we are promoting yung bamboo. Not only as riverbank protection but also as a plantation. Yun din, binabalansi natin. Pag wala ng tubig, pwede ka na magtanim ng mga maliliit na kawayan. Sa programang Riparian Zone Revegetation, 15,000 kawayan na ang naitatanim sa 30 kilometrong kahabaan ng ilog sa Ala Valley. Nakatulong daw ang kawayan para hindi makain ng ilog ang tanim na palay ni Jerome Magbanua.
proteksyon nga hindi manod ang lupa. Pwede na siya tumbahon, kaya damo na. Tumbahon siya, tapos yung pagtumba sa tubi, makaproteksyon sa pangpang. Gamit ang punla na galing sa Ablada, 200 metro na ang kanyang natamnan ng Kawayan. Handa na raw siya sa susunod na tag-ulan. 20 kilometrong bamboo plantation ang matatagpuan ngayon sa munisipyo ng Surala sa South Cotabato. Ito raw ang pinaka-epektibo at murang solusyon sa problema sa riparian zone. First time ko nakita na hindi masyadong magastos, tapos naprotektahan natin yung ating river sa erosion. Kasi for example, sa 1 kilometer pag gumamit ka ng bamboo, no, na itatanim mo, that only cost almost 200,000, no, 1 kilometer. Pero pag sa dikes kasi, that cost almost 50 million. Di man agaran ang epekto ng pagtatanim, mahalaga naman daw ang itinuturo nito sa mga umaasa sa Ala Valley. Mahalaga sa atin yung pag-protect ng ating bundok, o yung pagpatanim sa mga new species. At is yung pa-protect natin yung kalikasan. We should add to plant more trees. Experience the thrilling ride atop the highest zipline in Southeast Asia. Explore the magnificence of the Seven Falls. Eat the savory dishes that will delight you like never before. South Cotabato, land of the dream weavers. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Sa mga kadalasang solusyon sa flash flood sa Ala Valley, ilang mga dike ang itinayo ng Ablada sa kritikal na bahagi ng mga ilog. Ito ay para maiba na rin ang direksyon ng agos ng tubig. Bumawa kami talaga ng concrete dike, meron doon. Andoon pa rin yun, 1992, andyan pa rin ngayon, pero mga ilang kilometro lang yun. Meron, existing pa rin ngayon. Pati mga kulambong gawa sa niyog o coconut ay ginagamit na rin sa Ala Valley. Ito ang sumasalo sa lupa sa gilid ng ilog para hindi na ito dumulas kapag umuulan. Sa loob ng 11 taon, lalo na raw tumibay ang samahan ng Ablada. Mula 13 LGUs na ang miyembro ng alyansa. Kinap namin mga NGOs, tapos yung mga concerned citizens na, yung mga talaga, yung private na sectors, tinap namin kasi alam namin yung kailangan ng tulong nila para maproteksyonan yung watershed natin dyan sa taas. So, very encouraging ang naging response nila. So, nagtulong-tulong. Noon kasi kami-kami lang. Tulong namin engineering namin, yung mga nanaka-detailed environment office. Tapos sinabi na hindi to pwede. Dapat talagang may secretariat. So, we decided to create a secretariat. We decided to contribute every year. 200,000 piso kada taon ang kontribusyon sa Ablada ng bawat munisipyo at siyudad. Nahating milyon naman ang sa 2 probinsya. Ang pondong ito ay napupunta sa mga proyekto ng alyansa, gaya ng mga training para sa disaster response. Kompleto po ito, accessories lahat. Sa Lambayong, aktibo raw ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinasanay nila pati ang bawat barangay. Meron po kami mga early warning device po na nakalagay dyan. Kung sakali pong babaha, tataas ang tubig, meron po kami mga gauge na iniligay dyan. At nagbibigay po ng babala ang bawat barangay. Captain, halimbawa, tatawag dito sa amin. Mabilis daw ang koordinasyon at naihahanda agad ang mga tao kapag merong paparating na unos. Halos naman po lahat ng tubig na gagaling po doon sa South Cotabato. Pag nakikita po namin na medyo madilim po that portion, kami na rin po ang tumatawag na kumusta dyan, malakas ba ang ulan? Kasi kung lumakas ang ulan doon, for sure within 5 to 8 hours, nandito na po sa amin. Ngayon, hindi lang sa pagbaha nakatutok ang Ablada. Poverty is very deep in Lake Cebu and Tivoli, that's where my IPs are. So parang, okay, magpoproteksyon ka ng forest mo, pero mamamatay naman kami sa gutom. Kaya pumasok yung Ablada program on ecotourism.
Dinadalaw ng mga turista ang sikat na Seven Falls ng Lake Cebu. And now, tama si Balidante. Ito po ang Lake Cebu na sagana sa tilapia. Meron silang pitong paboritong putahe. Ang chicharon tilapia, pinaputok na tilapia, tilapura, sinigang na tilapia sa pakwan, sinanglay, sweet and sour, at syempre, ang sisig. Halika, kain tayo. We're hoping that by preserving it, therefore it remains or become more beautiful, tourists will come, and at the same time, magiging alternative source of livelihood sa mga tao namin. Malaki na rin daw ang pinagbago ng mga residente sa Ala Valley. May pakialam na raw ngayon ang mga ito sa kalagayan ng Lambak, sabi ni Vice Governor Ernesto Matias ng Sultan Kudarat. Nung early 40s nag-start yan, we will have some time hardship na mag-convince yung mga kwan, mga tao, yung mga farmer leaders. So nag-start kami sa mga NGOs, Rotaries, JCs, no? Magtatanim sila. Tapos minsan may nagturo naman sa amin, do not just plant bambus, mag-cut ka tapos ipatumba mo pala doon sa gilid, tutubo rin pala yun eh, tapos mas maganda pa protection. Eventually, yung mga tao rin, nung nare-realize nila, tumutulong. Very active sila sa mga trainings. Makikita mo yung participation nila. So sinasabayan namin ng hazard mapping. Pag bumaha hanggang saan yung tubig, within the span of 5 years, andun na yung consciousness ng mga tao with regards to yun na, yung river bank, mga river systems, mga flood control. Para kay Governor Daisy, nabuksan daw ng problema sa baha ang kanilang mga mata. It's not only about this project. It's about really, it really parang nag-umpisa ka sa ganitong proyekto para lang hindi ka nabahain. Pero yung kanyang effect on transforming politics, relationship, cooperative spirit, di ba, working together, trying to accommodate yung weakness ng isa, paano mo yan parang pagtatakpan, paano mong babawiin, paano ka makatulong, paano kayo makarise sa mga challenges. I think that's the lesson of Ablada. May magandang balik daw sa lipunan ang pagpapahalaga sa ating likas yaman. Tinuruan tayo ng mga probinsya ng Sultan Kudarat at ng South Cotabato na posible ito sa buong suporta mula leader hanggang mamamayan. Isang alyansang nangunguna sa pagprotekta ng kalikasan. Simple lang yan! Kaya mo yan! Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamayay pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pag-unlad, tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nanunupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, pabubuhay, tadhana ng ating palad, nasa ating kamay. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, the Ala Valley Landscape Development Alliance, the Province of Sultan Kudarat, and the Province of South Cotabato.